Mataas na satisfaction rating ang nakuha ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Batay yan sa survey ng social weather stations. At sa loob pa lamang ng higit na 6 na buwan ng administrasyong Marcos, nakakuha rin ito ng excellent na marka mula sa mga Pilipino. Si Mark Fetalco sa detalye, Rise and Shine, Mark. Ramdam ni Maribel ang mga pagbabago ngayon buhat ng maupo sa Malacanang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbibigay pa ako ng good rating kay BBM kasi the last 6 months, mas feel ko yung pagbabago ng Pilipinas kasi lalo na yung ngayon na meron siyang free pa bahay para sa aming mga local employees. Gaya ni Maribel, kontento rin ang mayorya ng mga Pilipino sa pagganap sa tungkulin ni Pangulo Marcos sa kanyang unang 6 na buwan sa pwesto. Sa survey na isinagawa ng social weather stations mula December 10 hanggang 14, plus 68 o very good ang nakuhang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos, habang plus 77 naman o excellent ang natanggap ni Vice President Sara Duterte. Sa kabuuan, excellent ang satisfaction rating ng kasalukuyang administrasyon batay pa rin sa naturang survey. Pagtulong sa mahihirap ang nangunguna sa mga isyong tinutugunan ng pamahalaan na binigyan ng mataas na score ng mga Pilipino. Sinundan ng kampanya kontra illegal na droga, paglaban sa korupsyon, gayon din sa inflation. It stands at plus 64 for helping the poor, plus 46 net in terms of campaigning against illegal drugs, net plus 12 in terms of fighting corruption, and net plus 1 in terms of fighting inflation. So in terms of SWS terminologies, that's excellent rating on the overall, very good on helping the poor, good on anti-illegal drugs campaign, moderate on fighting corruption, and neutral on fighting inflation. Ano naman kaya ang masasabi ng ating mga kababayan tungkol dito? Sa ngayon siguro medyo mahirap yun. Pero gumagawa naman yung gobyerno natin para maibsan yung bumaba yung presyo ng mga pangunahing bilihin na binibili ng mga bawat pamilya ng Pilipino. Natugunan naman yung sa COVID at saka itong mga prices, yun lang ang hindi. Pataas pa rin yung presyo ng mga bilihin at saka yung sa gasolina. Para sa political analyst na si Dr. Froilan Kalilong, patunay ang mataas na rating ng Pangulo na nakikita ng taong bayan ang mga pagsikap ng Pangulo na matugunan ang mga kinakaharap na hamon ng bansa, particular na ang inflation. Siguro mahalaga rin na makita ng ating Pangulo na huwag magkaroon ng sense of complacency na lalo pang paigtingin at lalo pang itulak ang gobyerno to become more responsive, especially to the needs of the community, to the public, para talagang sumulong ang ating, hindi lang ang ating ekonomiya, kundi ang ating bayan sa kabuuan. That I believe is what this survey is trying to tell us right now. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.